Ang gabi sa inyo. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Sabi blue. No? Ay okay. So buksan niyo po rito sa dati natin. Ganitang balita. Ito po sa Matthew chapter... Ano yung dati na nabili natin? Chapter 2. Ayan, no? Nakakatawa naman si Kuya Bong. Ano pa yung parang normal na ngayon? Sinong gumawa kay Kuya Bong ng ganyan? Ay, si Ate Roma. Ako? Baba. Tignan natin mamaya. Okay, so Christmas party ng Midweek ngayon at bakit nga ba iwalay? Kasi pupunta tayo ng Manila sumamaya. Ay hindi, dito na lang sa Maceta, marami. Okay, so sabi ni gano'n, ang pagdalaw ng mga batas, Jesus ay pinanak sa Bethlehem ng Judea noong kapanahonan ni Haring Herodes. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang batas mula sa silangan, sa east. Noon, sabi niya, at nagtanong-tanong doon, nasa na ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang tala at nabarito kami upang sambahin siya. So, alam niyo, pag nalapit tayo kay Jesus, minsan ang dahilan para tulungan tayo, lumalapit lang ang mga tao sa Diyos para tulungan sila. Eh, hindi naman humihindi ang Diyos. Bakit ang Diyos ay ever-present help? At sabi nga niya sa Hebreo, lumapit tayo sa kanya sa panahon ng katipitan at tayo ay kanyang sasagutin o tayo ay kanyang tutulungan. No? Come to the throne of grace and obtain mercy in times of need. No? So, walang mali sa paglapit sa Diyos na pag-ibig ka ng tulong. Ngunit, lagpasan natin ito. Alam niyo, may gusto ko kung ano, i-share sa inyo na regarding sa paglagpas. Ang isa ay itong kailan ka lalapit sa Diyos para sampahin. Hindi yung tuwing hihingi ka na lang ng tulong. Kailan darating yung times sa buhay ng isang tao na lalapit sa Diyos para sambahin? Kasi ito yung ano eh, ito yung umalala yung sabi niya, they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Dahil ang Diyos ay humahanap ng mga tao ang sasamba sa Kanya, humahanap. No, naghahanap ang Diyos ng sasamba sa Kanya sa spirit ng katotohanan. Umalala yung isang kwento na may mga pinagaling siyang mga may sakit, tapos nung ano, isa lang ang balik, tapos sabi niya, eh di ba marami kayo? Nasa na yung iba? May somehow may hinahanap ang Diyos na, asa na yung iba na pinagaling ko? Asa na yung iba na tinulungan ko? Asa na yung iba na nakinabang? Nasa na sila? Alam niya, isa pang katanungan dito, dami niyang pinagaling, may mga binuhay sa patay, dami niyang tinulungan ng mga tao, pero nung siya ay nilalati ko na binubuhat ng yung cross, asa na yung mga tao? Bakit asa na wala man lang nagtanggol sa kanya? Wala man lang na, ano bang tawag dito? Nasa na yung mga may utang na loob? Ang isang halang nagtanggol sa kanya, si Pedro eh. Di ba? Makikipagpatayan siya para kay Jesus. Pero asa na si Martha, asa na si Mary, asa na si Lazarus, asa na yung mga kamag-anak nung binuhay niya ng patay, asa na yung centurion na ginawa niya ng himala, asa na yung mga tao yung sabi niya, kung balikan ko yung isang part na sabi niya, hindi ba marami kayong pinagaling ko, asa na yung mga, asa na yung iba, bakit ikaw naman nagbalik? May ano dun eh, na hinahanapan tayo ng Diyos. Ang Diyos naghahanap kasi, ang isa pa rito, yung sabi nila, ang Diyos daw, hindi naghahanap. Hinahanap na niya yung mga lost sheep.
hinahanap niya yung mga naliligaw, nawawalang mga tumpa niya. At ang isa pa rito, yung isang pangbakay na hinahanap niya, yung bunga doon sa puno na igos. Alam niyo mga kapatid, ano po, na nag-start na po akong mag-pray, parang hindi ko kaya na hintayin pa yung December 26 to 30, no? Eh nag-start na ako magtanong-tanong, may mga ano eh, may mga nakikita na akong ebidensya eh, na signs na may sinasabi ang Diyos, particularly dito sa atin sa church, no? Pero kung titingnan mo, ang Diyos ba na nalulugod sa ating organisasyon, sa ating buha, sa ating programa, ginagawa ba natin yung pinapagawa niya, yung soul winning natin, yung servisyo natin, yung trabaho natin dito sa church, dito sa ating ministry. Eh, alam niyo sa Biblia, ang Diyos naghahanap eh. Kaya nga yung puno ng igos, sabi niya, asan yung bunga? No? Asan na yung mga taong pinagaling ko? Asan na yung mga taong tinulungan ko? Tapos ang isa pa rito, na nakukuha niyo mga kapatid. Ngayon kung ang Diyos naghahanap sa organisasyon, naghahanap sa ministry natin, no? Paano naman yung personal na buhay natin? Ang Diyos ba nalulugod? May nakukuha ba siya na kaluguran doon sa personal nating buhay? Kasi pwede kang maging masipag sa ministry. Pwede kang walang masasabi ang tao sa iyo sa ministry kung meron man kaunti-kaunti kasi bakit sikat na sikat ka, kilala ka. Pero pagdating na sa personal na buhay mo, kuripot ka sa Panginoon. Ano yung kasabihin kuripot? Maaring on time ka pagdating sa church, maaring masipag ka pagdating sa ministry, pero kumusta yung personal na worship? Kumusta yung personal na prayer mo? Maaaring kapag nasa pagdating sa programa, talagang updated ka, pero kumusta yung personal mo, yung sasabihan nila, kasi kung mga pasto, dinadala nila ang mga tao sa presensya ng Diyos, yung mga workers, dinadala nila ang presensya, dinadala nila ang tao sa presensya ng Diyos. Yung mga pare, dinadala nila ang mga tao sa presensya ng Diyos, pero yung presensya mo naman, kumusta ang exposure mo? No. May mga doktor po, ang galing-galing manggamot, ang galing-galing mag-prescribe na ito dapat ang iinumin mo, dapat ganito gagawin mo. Eh, ikaw ba? Kumusta ba yung pag-inom mo ng gamot? Yung ikaw mismo. Yung personal mo. At ito po yung isang bagay na hinahanap ng Diyos sa atin. Sabi niya, lalapit ka kasi sa Diyos. Morang kasi may kailangan ka eh. No. Alam niyo, yun ang isang bagay na nakakahiya kapag ka nagsusulisit ka. Na may mga tao po nagsasabi sa akin ng ganyan na, Pastor, si ganito po, si ganyan, ay parang hindi nakaka-bless. Sabi ko, bakit? Kasi mga kamusta lang kapag ka may gusto. Eh kung ang tao ay na-open kapag ka nakikitaan ng kakulangan na lalapit lang yan pag may gusto. Kaya minsan sinasabi ko, may magpapaalam sa akin na kung pwede bang magsulisit, mga arulit kayo ganito, ganyan. Humihingi talaga ako. Bakit? Eh kasi hindi nyo kinumumusta eh. Tapos ngayon humihingi kayo ng pera at ngayon lang kayo mga umumusta. Ako kanyang mga kapatid. May mali. Na nalalapit ka sa Diyos kasi may kailangan ka. Ano ba sabi nung kanta? Bilmokon noon, bilmokon yan. Ha? Ngayon, ang Diyos naman hindi tumatanggi. Never naman tumanggi ang Diyos kasi nga ang Diyos ay ever present help in times of need. Hindi siya humihindi. Pero ito po eh, kailan ka lalapit sa Kanya para sambahin naman? Ito yung isang bagay na siguro this year, i-check natin no? Before ka maging kalugod-lugod sa ministry mo, before ka maging kalugod-lugod sa gawain, sa trabaho mo sa simbahan, trabaho mo sa Diyos, maging kalugod-lugod ka muna sa personal na buhay. Kasi pwede kang mag-pray sa harapan ng mga tao. Pwede kang mag-pray sa harapan ng kongregasyon. Pwede kang mag-pray sa mga may sakit na maraming nakakakita. Wala namang mali yun. Pero sabi niya,
may reward na matatanggap kapag ikaw ay nagpe-pray ng palihim. Ibig sabihin, dalawa lang kayo ng Diyos. May mga pastor po akong kakilala ganyan. Magaling sila. Marami silang time, nagugugol pagdating sa gawain, pero pagdating na sa personal na buhay, sa personal prayer, ay wala. Kaya tayo po ay hindi naman ako niniwala pupulaan tayo ng Diyos eh. Ang magpupula sa atin ay ang Diyos. Bakit? Kasi siya ay naghahanap ng butas. Amen po ba? So, sinasabi ko po rito, balance. Ano bang ibig sabihin ng balance? May mga pastor po na magaling silang magpastor, magaling sila na magbigay ng time sa kongregasyon, pero walang time sa sariling pamilya. So, napapastoran mo yung ibang tao, namimimisteran mo yung ibang tao, pero kumusta yung personal mong pamilya? Nakuha niyo mga kapatid. Kaya ito ang dahilan bakit pagdating po ng Pasko, pinapayagan natin ang mga manggagawa, mga pastor na umuwi sa kanilang probinsya. Spend time with your family. May mga miyembro naman na nagagalit na kasasabihin, kailangan ba unahin mo ang Diyos? Kailangan ba unahin mo ang paglilingkod sa Diyos? Tapos bakit mo kami iiwan, pastor? Bakit mo kami iiwan, pastor? Eh ngayong Pasko, ngayon ka namin kailangan. Alam niyo, yung isang pong tao na nagbuhos ng papa mo doon sa paan ni Jesus, eh ang sinasabi ko na hindi po ako nagkakamali, 1 year na sweldo yun. Ganun kamahal, anong brand yun? Giordano, Redomit yun. Dior, ano pa? Tracal. Ano pang pamanguyog, no? CK. Gano'n ba kamahal yan? 1 year ang halaga noon. Pero alam nyo, binuhos ni I think si Maria Magdalena, nagbuhos doon at yung itong Judas na to, sabi niya, sayang. Isa, yung mga pinagpaguran, hindi ko alam kung gaano ka tinatago, may mga tao kung may alahas eh. Na ibubuhos nila sa rent, ibubuhos nila sa gawain na kumbaga yung isang tao mahilig sa alahas, meron siyang napundar, meron siyang naipon, pero isasangla niya para lang may maibayad sa rent. May mga pastor po kung kakilalang ganyan at hindi ko nakakalimutan yung malasakit nila sa gawain. To ako, hindi nakakalimut how much more ang Diyos. Kaya nga binuhos si Maria Magdalena, siguro nga siya yung buhos na yun na nawaglit na sa isip ko kung sino, pero alam ko meron. No? Ngayon, yung mga disipulo sa pangunguna ni Judas nangihinayang. Tapos nagbigay pa sila ng idea. Alam nyo, may mga suggestions, may mga kaisipan, may mga katwiran, may mga palagay, ang mga tao na talagang akala nila maganda, pero sa harapan ng Diyos, kuripot. Sabi niya ganun, sabi nung nila Judas, sayang yung papa mo, sana ibinigay na lang sa mahihirap. No, igor, beta mo, bigay mo sa mahihirap. Alam niyo, direkto nga ni Jesus eh. Sabi niya, yung mga mahihirap, lagi niyo makakasama yan, pero ako sandali na lang ako dito sa lupa. Hindi yan. Ano pa ginawa niya? Di ba, pinunasan pa niya ng may something na gano'n pa eh. Pinunasan niya ng buhok niya, yung kumbasap, something na gano'n. Kasi ililibing lang siya. Sabi niya, you will always have the poor with you. Yung mga may hirap, lagi nilang makakasama yan. Pero sandali na lang ako dito sa lupa. Sandali na lang ako dito sa mundo. Hindi nyo ba naiintindihan ang Diyos marunong tumanggap ng worship yun eh. Worship yun. Nakuha niyo mga kapatid. Kailangan natin kasing balansin ito na ang Diyos ay naghahanap ng worship, hindi lang nilalapit ka sa Kanya kapag kakailangan mo siya. Kasi minsan ang ministry po natin ay nagiging trabaho na lang, pero ang heart mo malayo, no. Alam niyo, darating ang time sa doon sa tabernacle. Sa tabernacle, merong table. Sa tabernacle, meron yung candelabra, yung kandila, yun na pito ang
ang ilawan niya, no, na nakaganon yun, tatlo, tapos meron sa gitna, pito yan. Yung mga pare, kumikilos sa rayan, walang upuan dun. Buti dito sa church, may upuan, sa school, may upuan, sa pisina, may upuan. Pero sa tabernakulo, walang upuan. Bakit? Kasi sa church, walang, sa ministry, walang pahipahinga. Na kumbaga, mag-ano muna ako, magtrabaho muna ako ng 3 years, tapos saka na lang babalik mag-worker. Walang ganun. Walang pahipahinga, tuloy-tuloy yan. Ngayon, pero darating ang time doon sa mga pare na mapapagod yan eh. So, mapapagod at mapapagod yan. Alam nyo, mayroong lamesa ron ng puno ng pagkain. At ang yung tabernakan kasi tulad nitong simbahan natin sa kwarto lang, di ba? Wala kang privacy rito, wala kang sariling kwarto. Ang privacy mo lang dito ay dalawa, awaan yung CR. Masusunod ka lang, sumiga ka muna, pero di ka pwedeng sumigaw. Di ba, may mga nangyayari sa buhay natin na, ay, sigaw muna ako. Ay, hindi ko pwedeng sumigaw doon sa CR, bubuksan ka namin. At pangalawa, itong tabing dito. Sa Bible po, yung tabernacle ay dalawa lang ang kwarto. Yung itong outer na ito at saka yung looban. Yung looban, high priest lang ang nakakapasok doon. Bakit? Nandun kasi ang presensya ng Diyos. At sa presensya ng Diyos, nandun yung kapahingahan. When kang sasandal sa Diyos mo, kailan ka sasandal sa balikat ng Diyos mo? Puro ka nalang trabaho, trabaho, trabaho. Mauubusan ka ng lakas. Garanti sa atin yan. Alam niyo, mag-travel kayo, sabihin natin yung mga sasakyan ngayon, yung mag-travel kayo, punta kayo ng Kasiguran, punta kayo ng Cagayan, punta kayo ng Mindanao, meron ng mga roro, di ba? Pwede mong isakyan. Pero mga kamali, doon sa mga natural na sasakyan, doon sa trending na sasakyan, na yung lumang sasakyan sa ayon sa gusto mo, kahit na gano'ng layo, madalas, palagi ang travel mo, kailangan mo pa rin dumaan sa gasolinahan. Bakit kailangan mo mag-refill, kailangan mo mag-fill up, at kaya nga sabi niya, no, from time to time, kailangan mo mapuspos ng Espiritu Santo. At hindi yun ni Lord, may ministry ako, yan, bibigay ko sa iyo, Lord, yung ministry ko, maglalambing ako sa iyo sa ministry ko. Hindi, ikaw maglambing. Ikaw ang umiyak. Ikaw ang sumandal sa Diyos mo. Alam niyo po ba na isa po sa nakakawasak ng ministry ay ang kapag ka, yes, may isang bagay na nakakawasak sa ministry, nakakasira sa ministry, na minsan ang Diyos pang sinisisi natin, ito po ay ang kapag ka naging karibal ng ministry mo, ang mga mahal mo sa buhay, yung pamilya mo. Ang tinutuhin ko po rito, yung pastor na born again, at yung pamilya born again, yung asawa born again, at yung mga anak na born again, na kahit na silang lahat ay born again, pero kapag ka nagkulang yung pastor, oo, pastor kita, pero tatay pa rin kita, sabi ng anak. Oo, pastor kita, sabi ng misis, pero asawa pa rin kita. At ito yung time na, alam niyo, isa pong ano, lagi kong hindi makakalimutan ito eh. Lagi hindi ko nakakalimutan. Nung one time, nagkaroon po kami ng Pasko kasi noon, December 24, sila ating at ang mga workers na pupuntahan po sa bahay yan, doon kami nag-spend ng Christmas. Eh, pero bago kami magkainan, meron kami mga regalo, meron po yung magtatanong muna, magkukumustahan, magsasalita ang bawat isa. At one time, tinanong po ni Kuya Work, ang sabi niya, ang tanong niya sa atin, bakit bumaba si Jesus sa amin yun? Bawat isa sa amin magsasalita. Meron po isang sumagot na mula nung hanggang ngayon di ko makalimutan. May mga sinabi, may sinabi din ako na bakit bumaba si Jesus dito? Anong dahilan? Ano bang gusto ng Diyos? Anong hangarin? Anong purpose niya? Bakit bumaba si Jesus? Iniiwan ang trono, iniiwan ang kaharian, iniiwan ang mga anghel. Iniwan ang langit para lang bumaba dito, ipanganak sa isang sabsaban. Alam niyo, isa yung pinakamagandang sagot, sabi niya, kasi naghahanap siya ng pamilya.
Naghahanap ang Diyos ng pamilya. Ngayon, natagpo ang kanya. Nakatagpo ba siya sa iyo ng isang pamilya? O puro trabaho lang? Ngayon na buhay na ganyan, nakatagpo ba siya ng isang anak na maglalambing sa kanya? O puro trabaho lang ang relasyon niyo ay ministry at Diyos lang isang bagay na dapat natin mabalance. Na, nasa iyo ba nakatagpo siya ng pamilya o nakatagpo siya ng isang trabahador lang? Sa iyo ba nakatagpo siya ng isang nakukuha niyo mga kapatid? Alam niyo po, isang tao ang nagpe-pray na nagsabi niya na nag-tongues siya, maya-maya na interpret niya yung tongues niya at nagulat na lang siya sa lumalabas sa bibig niya. Sabi niya, Panginoon, kunin mo ang papuri ko para takpan ang baho ng kasalanan sa sanyuta. Para hindi mo maamoy, para hindi mo makita ang kasalanan sa sanlibutan, gunin mo yung papuri ko para magsilbing papango. May isang bagay na hindi dapat nawawala sa ating ay yung lambing ng isang anak, hindi lambing ng isang trabahador. Yes, tayo ay mga kapwa manggagawa, tinawag tayong manggagawa o workers sa ubasan ng Diyos, pero darating yung time, kailangan uuwi ka sa bahay niyo, uuwi ka sa pamilya, uuwi ka sa Diyos, hindi bilang isang worker, kundi bilang isang anak na naghahanap ng sandal, naghahanap ng lambing, naghahanap ng pahinga. So, palagay niyo pa nung sinabi ni Jesus na, come unto me all you that are heavy laden, sabi niya, weary, pagod, at bibigyan ko kayo ng kapahingan. So, palagay niyo ba, ang tawag niya roon, tinawag pa na, day off mo na, ilang worker, hindi. Ang hinahanap po ng Diyos ay relasyon pa rin dahil ang pinasok natin, hindi trabaho lang, ngunit relasyon din. Unang-una relasyon. Nakukuha niyo mga kapatid. At hanggang hindi ito na-establish sa atin, hanggang hindi ito yung prioridad natin na maging anak ka muna bago ka maging manggagawa. Maging anak ka muna bago ka maging empleyado. Maging anak ka muna bago ka maging trabahador ng Diyos. Kasi hindi mo may enjoy ang benefits. No? Alam niyo, ang isa po pinagkaiba natin dito sa mundo. Sa ministry, sa relasyon natin, may kapahingahan. May peace. Alam niyo, mga tao, pagod na pagod na, alam niyo, dahil sa hindi sila marunong umuwi sa tatay nila, mangiiwan ang ministry yan. Bakit? Pagod din. Dahilan sa hindi sila marunong, isa ng ginagawa ko ng mga tao ay umuwi sa bahay, sa barkada, umuwi. Bakit? Kasi masaya doon. Akala nila doon. Amen po ba? Hindi uwi ng bahay yan kasi gusto na doon sa mga kaibigan, sa barkada, kung saan pa mga kakilala kasi doon sila nakakalap doon ng kasiyahan. Pero ngayong mga Kristiyano tayo, hindi mo maintindihan na sa pamilya ng Diyos, kay Lord, yung tatay mo, kalimutan mo muna yung kapatid mo sa Panginoon, kalimutan mo muna yung gawain mo sa Panginoon, at umuwi ka sa tatay mo at magsimula kang maglambing, mag-worship, sumamba. Imposible, hindi ka magkaroon ng kapahinga. Imposible. At ang isang dahilan po kung bakit nawawala ang mga manggagawa, mga pastor, mga lingkod, ay dahil yan sa na-omit nila to. May mga tao po, sabi lang gano'n, talitalino ko sa science, ha? Bakit bagsak ako? Talitalino ko sa music, ha? Bakit bagsak ako? Talitalino ko sa Pilipino, ha? Bakit bagsak ako? Bakit talitalino ko sa ibang subjects na ito sa English, ang talitalino ko, pero bakit bagsak ako rito? Kasi may isang subject ka na hindi ka pumasa, maaring math. Maaring magaling ka sa ministry, maaring magaling ka magpastor, maaring magaling ka maging manggagawa, maaring magaling ka humayo,
Maaaring magaling ka magpatanggap ng tongues, mag-sermon. Maaaring magaling ka na mag-soul winning, pero hindi ka magaling maglambing sa Diyos, mapapagod ka. Alam, sabi ng Diyos, wala kayong magagawa kung hiwalay kayo sa akin. Mapapagod at mapapagod ka bilang manggagawa, bilang isang trabahador, bilang isang minister, mapapagod at mapapagod ka kung hindi ka, kung mawawalan ka ng time, kung hindi ka makikipag-communicate o sabihin natin, alam nyo, may mayroon nyo kasing prayer, hindi ka naman nagsasalita. Nag-worship ka lang. At isa sa pinakamalakas na presensya na pwede mong maramdaman, hindi yung nagbabinding ka, hindi yung nagtatrabay ka, hindi yung pinapanalangin mo yung mga tao, pinapanalangin mo yung ministry, pinapanalangin mo yung gobyerno. Ang isa sa pinakamalakas na presensya na pwede mong maramdaman ay during naglalambing ka sa prayer ng worship. Nakukuhin mo. Nalala ko po yung isang kwento na pinadala sa akin noong unang panahon na wala pang mga Facebook, wala pang text message pa lang siya. At ang nalala ko noong time na yun ay yung Friendster pa lang ata. Ewan ko kung meron. Kung kayo po ay umabot sa Friendster, ibig sabihin kayo po ay panahon pa ng dinosaur. No, Friendster. Meron isang kwento sa akin na pinadala sa akin sa text lang. Sabi niya gano'n, nakita ko yung mga kasalanan ko nakasulat lahat sa isang papel. At nung binasa ko, may mga nakita ko na nagulat ako na nagawa ko pala, pero alam ng puso ko, alam ng isip ko na totoo lahat. Krimen, isang malalang pagkakasala ang nabasa ko na nagawa ko. Binigyan ako ng kaba nito, nakaramdam ako ng takot dahil alam kong totoo at ako ay guilty. Pero bandang huli, doon sa pinakailalim ang nakalagay, binayaran na ni Jesus lahat, kaya wala na akong kasalanan. Binatawad ako. Alam niyo, kagabi na naririnig ko yan, na alala ko yung kwento na yan, at meron kong isang kanta na biglang narinig ko, no, kasi meron akong playlist, no, I think 1,000 kanta yung nakalagay doon sa na MP3 at nakalagay doon sa music player ko, at randomly nagpe-play siya, ito po ay pinatugtog. At nung pinakinggan ko yung lyrics, pinakinggan ko yung mensahe, sinabayan pa, may kasama ito na magandang melody. Alam niyo, kagabi, yung prayer ko, hindi na prayer, hindi na yung salita. Kagabi, naramdaman ko ulit yung prayer ng paglalambing. Na ang sama-sama ako dati, Lord, pero pinatawad mo. Kita, kumbaga yung justice ng Diyos, nakita na guilty ako. Yung justisya ng makapangyarihang Diyos, nakita tayo na makasalanan tayo at nagdedemand ito na kaparusahan. Ano yung kaparusahan? Yung kamatayan natin. Pero dahilan sa awa ng Diyos, dahilan sa habag ng Diyos, kinuha lahat niya ang kasalanan na yan, yung guilty verdict na yan, yung kapalit ng pagkakasala, kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, kinuha niya lahat yan, nilagay niya kay Jesus. Pero yung kanta, inulit-ulit ko na lang, nasabi ko, may nagsasalita itong kanta na ito. Alam niyo ba yung Sunday na bakit ko po yung mirror? Isang mapait na bagay ito. Alam niyo ba doon sa aalis sila sa Egypt? Pupunta na sa lupang pangako na mawawala na lahat ng hirap, mawawala na lahat ng
yung alisin na tayo, iaako na tayo ng Diyos sa kahirapan, iiwanan natin ang Egypt. Meron doon isang bagay na kakainin, ano yun? Yung Lamb of God na tinutukoy, yung magkukomunyon, susunugin mo, kakainin mo, yung tupa, yung dugo niya, ipapahid sa pinto, diba? Para pag dumating ang anghel at mamatay, pag nakita niya ang dugo, lalagpasan ka niya. Dapat mamatay ka, pero nakita niya may namatay na. Ngayon, yung mga tao na hindi kumuha ng tupa at hindi kumuha ng dugo at hindi pinahid sa pintuan ng kanilang puso, yun ang sumisigaw at umiiyak bakit namatay yung mga panganay na ng Diyos. Ang ibig sabihin nun, yung mga pinaghirapan natin noong unang panahon, yung mga bagay na malaking mga sakripisyo natin noong unang panahon, mawawala yan, masasayang lahat. Bakit? Kasi may karapatan ng Diablo na kunin sa iya dahil guilty ka nga. Alam niyo, kakainin mo yung laman, yung tupa na yun na kinuha mo ng dugo. Kakainin mo yan, yun yung first communion nila. Pero meron doon isang halaman na hindi ko po alam kung siguro pwede natin compare na kung alam niyo po yung spirulina ba yan. O hindi ko matanda, yung napakapait na herbal. Serpentina. Serpentina. No, pag natikman mo yan, makakalimutan mo ang sakit mo. Dahil napakapait, ang sabi po ng Biblia, kakain kayo niyan. Huwag niyong kakalimutan, kumain kayo niyan. Kasama ng ibang pagkain, kumain kayo niyan. Bakit? Para matandaan mo kung gano'ng kapait ang dating buhay mo, pero binigyan ang tamis ng Diyos na yun. Lalabas sila, kailangan alam nila ang lasa ng pinanggalingan nila. Ayun, dito po sa Pilipinas, yan po ay may salawi kayo na hindi marunong tumingin sa pinanggalingan na hindi makakaparoon. Alam niyo, kailangan ando pa rin sa atin yung kababahang loob na ako ay dating makasalanan ng pinatawad ng Diyos. No? Kaya ka, forgive us as we forgive others. Yun po. Kaya nga, dito mga kapatid, yung awit na yung pinost ko eh. No, kung tingnan niyo na lang po sa Facebook ng Rema Philippines, ito po yung Mercy Song Me. Kahit na ang pangit-pangit ng ginawa ko, kahit na ang pangit-pangit ng kasalanan ko, kahit ang pangit-pangit ng nakaraan ko, nakita pa rin ako ng awa ng Diyos na ang ganda ko raw. Beautiful, that is how mercy saw me. Na sa kabila ng kapangitan ko, sa kabila ng kapangitan ng nagawa ko, ang sabi pa niya ron, yung scars, no? Yung sin, nag-iwan ng scars, nagka-peklat, yung peklat, nag-iwan ng pain. Daming mga painful na bagay na nangyari sa atin, pero sabi niya ganun, nakita tayo ng mercy, and mercy so as beautiful. No? I-check niyo po yung lyrics. May time na kailangan mong magpasalamat sa Diyos at lalapit ka sa Kanya. Lord, yung may kailangan ako, tulungan mo ako, desperado na ako, hindi ko na alam ang gagawin ko. May lalapit ka sa Diyos kasi may problema. No. Ang hinahanap ng Diyos, katulad itong mga pantas, lalapit ako sa Diyos kasi sasambayin ko siya. Ang isang magandang way para mag-start sa ating yung pagsamba ay yung alalahanin mo na ikaw ay dating makasalanan na pinatawad ng Diyos. Hindi ako dapat mabuhay, hindi ko deserve ang second chance, hindi ko deserve ang langit, dapat impyerno ko dahil napakasama ko, napakapangit ng ginawa ko, napaka hindi maganda ang nakaraan ko, pero dahilan sa awa at biyaya ng Diyos, ako ay pinatawad niya at itinuring niya ang pamilya. Kaya ngayon, kailan darating yung time na itatrato natin ang Diyos as family?
kailan yung time na mag-worship tayo sa Diyos as family. Minsan nag-worship tayo na, Lord, thank you. Thank you sa pinag-iiling ko. Lord, thank you sa pinag-pepray ko. Lord, thank you sa... Kaya ka nagpapatay Diyo kasi meron kang kailangan sa Diyos. Pero ang hinahanap po ng Panginoon sa atin, unang-unang pinasalahan. Ayun, magpapatayin niyo tayo dahil sa kabutihan niya, kaligtasan binigay sa atin. Ang Diyos po ay naghahanap ng lambing at what a better time na magpakita tayo, mag-express tayo ng lambing. Ay ito yung time ng Pasko. Oh, puso, buong isip, buong lakas, inaalay sa'yo. Thank you.
hiwalay sa'yo. Sa pagpuri ng pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen.